Bago sa saksi, mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam mula sa dalawang dayuhan sa Pasay. Ang isa sa kanila, dating Pogo worker, at ang hinihinalang parokyano nila, mga dati ding nagtatrabaho umano sa Pogo. Saksi, si Nico Wahe. Sa parking lot ng isang mall sa Pasay City, na corner ng mga otoridad ang dalawang foreign national na ito, na umano'y nagbebenta ng hinihinalang shabu. You are arrested for violation of RA 9165. Isang Malaysian at isang Chinese. Ayon sa Southern Police District, target ng operasyon noong una ang Malaysian national na kinilalang si Alias Singh. Based dun sa ating confidential informant, siya talaga yung malakihang nagbabagsak sa kanyang mga kapwa Chinese, ganun din po dun sa mga Nigerian nationals na nakatira dito sa mga condo units sa Pasay at sa Paranaque. Sa pamamagitan daw ng kanilang informant, napasok ng mga otoridad ang grupo ni Alias Singh, kaya nakapagkasa ng bypass operation. Kagrupo raw ni Alias Singh ang Chinese national na kinilalang si Alias Chen, nakasamang naaresto sa operasyon. Ang ating upline, kumbaga, nitong si Malaysia national ay isang Chinese national. So, pwedeng magkakasama lang din sila, kaya sila parehong nakuha. Pareho silang, sabay silang kumuha dito sa kanilang upline na Chinese national. Kaya pareho silang nalambat itong ating mga operatiba. 100 grams na may street value na 680,000 pesos ang nasabat sa dalawang foreign national. Ayon sa SPD, dating Pogo worker si Alias Singh. Since itong in-announce nga na ibaban na yung mga Pogo dito, so parang nagpalit sila ng linya ng trabaho. Yung kanyang pinasok yung pagbebenta ng illegal na drugs. Karamihan din daw sa kanyang mga parokyano ay dati ring Pogo workers. Inaalam ngayon ng SPD sa Bureau of Immigration kung may mga kaukulang dokumento ang mga naaresto para manatili sa Pilipinas. Hawak ngayon ng Pasay Police ang dalawa na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi.